Hindi mapigilan ni Annika ang pamulanang mukha ng pagkatapos sabihin niya ng kanyang anak. Nang sabihin niya ni Andre sa kanya wala siyang may sagot sa anak niya. Buti na lang dumating ang kambal nito at inaya na silang umalis. Kaya hanggang ngayon, hindi yun maalis sa kanyang isipan. Wow! They're so amazing, Mommy! Manghang-mangha na sabi ng anak niya na si Ava dahil sa nakikita nitong magsasaka na nagtatanim ng palay. Talagang amazed na amazed itong anak niya dahil ngayon lang ito nakakita ng ganito. Wala naman kasi ito sa Amerika. Napangiti siya sa tura ng anak. Tamang desisyon talaga na umuwi siya sa Pilipinas. Alam niyang masayang mga anak niya. Careful, sweetie. Bili niya rito dahil nagtatalon-talon pa ang maganda niyang anak. They are still walking papunta sa palayan nila mula sa kanilang bahay. Malapit lang naman ang distansya niyon kaya mas pinili nilang maglakad. Nasa unahan ng kanyang nanay habang hawak ito si Ava, habang si Andre naman hawak niya at katabi niya naman naglalakad si Calix. Didikit-dikit pang hinayupak sa kanya habang naglalakad. Sinasadya talaga nitong hawakan ng kanyang kamay. At kapag nangyayari yon, binibigyan ito ng masamang tingin pero inosente lang nang humingiti sa kanyang hudyo. Ang laki ng daanan, Mr. Montefalco, pwede huwag masyadong dumikit sa akin? Inis niyang sabi, ngulit parang walang narinig si Calix at mas lalo pang dumikit sa kanya. Baka madapa ako, babe. Kailangan kong humawak sa'yo kung sakali. Masama niya itong tilingnan at mas bilisan pang paglalakad. Pero ang dalawang lakad niya ata, isang lakad lang ni Calix kaya naabutan pa rin siya nito. Lintik lang. Anika, magandang umaga, iha. Bati sa kanya ni Mang Lando, kaibigan ng tatay niya. Magandang umaga din ho lang, Mang Lando. Balik niyang bati sa matanda. Binilingan din ito si Calix na nakikipag-usap din sa ibang magsasakang nadadaanan nila. At base sa nakikita niya, kilala na naman ito si Calix. Magtatanim ka ba ulit ng palay, iho? Narinig niya pang tanong ng isa sa mga nagtatanim. Natatawa pa ito. Mamaya ho, tutulungan ko ho si Tatay Ben. Sagot naman ni Calix at ang tinutukoy na Tatay Ben ay ang tatay niya. Abay, mabuti kung ganun. Pagkatapos, eh may tagay tayo gaya ng ginagawa natin noon. Ano, Calix? Walang problema, Mang Tomas. Natatawa pang sagot pabalik ng hudyo sa sinabi ni Mang Tomas. Kaya naman din niya mapigilang sinamaan niya ito ng tingin. At nang mapansin ni Calix sa mga tingin niya, agad naging seryoso ito at tumikim na parang natauhan. So, kilala talaga ito sa buong bari nila, ha? At marunong ang hudyong magtanim ng palay. Wow, from CEO and the owner of the hotel to farmer. Magpapaalam ho muna pala ako sa commander. Mang Toms, mukhang galit eh. Tumaas ang kilay niya dahil sa sinabi nito. Binuntutan pa ito ng tawa pagkatapos sabihin yon. Sayang-saya nga naman ang hudyo. Mas mabuti nga munang magpaalam ka, Calix. Mukhang malilintikan ka kay Annika kapag nagkataon. Natatawa namang sabi ni Mang Tomas saka bumaling sa kanya. Ang nanay Elena niya, nauna na sa kubot, nagpaiwan naman si Ava at Andre sa kanila ni Calix. Okay lang po na uminom magdamag si Alessandra, Mang Tomas. Walang problema sa akin kahit maglupasay pa siya sa sobrang kalasingan. Natawa lang ng matindi ang naging sagot niya habang si Calix naman. Hindi na lang umimik pero hindi na ito nakangiti. Pagkatapos, ang kambal naman ang binalingan nito ni Mang Tomas. Tsaka nagtanong, ito lang mga anak ninyo. Aba, ikay ganda at gwapo mga bata. Manang-mana talaga sa mga magulang. Ah, opo, sina Andre at Ava. Pilit nang umiti si Ava sa matanda. Hindi na rin niya itinama ang sinabi nito. Bago pa man humaba ang pag-uusap, pinutunay ni Calix at nagpaalam na muna kay Mang Tomas. Nahalata na siguro nito na hindi niya gustong usapang iyon. Hindi yan naman kasi pwedeng sabihin sa anak niya lang ang kambal. Pupunta ho kami ng mga inako sa kubo, Mang Toms. Nang makarating sila sa kubo kung saan nagpapahingan tatay, pagkatapos magtanim ng palay, doon sila pumesto. Mr. Calix, do you do that too? Just what Papalo did? Yes, Princess. The first time that I did that I've messed up, but thankfully Papalo taught me the right way so I mastered it. May pagmamalaking sagot ni Calix kay Ava. Tukoy ay ang pagtatanim ng palay. I wanna do that too. I think it looks so fun. What about you, Andre? Will you try to do that Papalo thing? Bumaling sa kakambal na tahimik lang nakikinig sa usapan. Between Ava and Andre, itong si Ava talagang maraming gustong subukan. Minsan, dinadami pang kakambal nito. I don't think we can handle it, Avril. It's difficult. Sagot naman ang kambal nito. Yes, I know, but Mr. Calix will teach us. Right, Mr. Calix? Of course, I will. But your brother is right, Princess. It's difficult, even me. We're having a hard time doing it.
Maybe you will be able to do it when you're adult because right now both of you are still babies. Narinig niyang sagot ni Calix sa kambal. Hinahayaan lang mag-usap ang mag-ama niya. Habang siya naman tinutulungan ng nanay niyang ihanda ang dinilang pagkain para sa tatay niya at sa mga kasamahan nito. Hearing Calixandria's set those words to her twins made her heart clenched. Amang-ama kasi ito habang sinasabi yun sa mga anak niya. Kung di lang sana sila tinalikuran nito noon at magpakasal sa iba, sana wala sila sa ganitong sitwasyon ngayon. Sana masaya silang isang buong pamilya. Anika anak, tawagin mo ng tatay mo na makapagmeryenda na muna, pati na rin ang mga kasamahan niya. Anika cleared her throat dahil parang may namumuong bara doon dahil sa malapit siyang mapaiyak sa kanyang iniisip. Inayos niya muna ang kanyang sarili bago humarap at sundin ang sinabi ng nanay niya. Sige po, Nay. Ngunit bago pa siya makalabas sa kubo, pinigilan siya ni Calix. Stay here, babe. Ako lang tatawag kay tate at sa kasamahan niya. Hindi na niya nakuha pang makipag-argumento dito dahil bago pa siya makapagsalita at tumalikod, naglakad na si Calix papunta sa palayan upang tawagin ang kanyang ama. Papa Lo! Masayang salubong ng kanyang magandang anak sa lolo nito na makalapit na ito sa kubo. Kumislap naman ang mga mata ng tatay niya dahil sa mga apo nito. Ito ang mga apo ko, Thomas, Lito at Nonoy. Ang gwapo at ang ganda, di ba? Pinagmayabang agad nito sa mga kumparing ang mga apo nito. Halatang sobrang proud at ang saya ng tatay niya. Siyempre, nagmana sa amin ni Alec ang maapo mo, tay. Dinagdagan naman ni Calix. Umingos ang tatay at sumang-ayon na labag sa kalooban. Masungit na itong tiningnan. Ito na naman ito sa pagmamayabang. Buti na lang talaga hindi pa masyado nakakaintindi ang mga anak niya. Tapos nang kumain ng tatay niya at ang mga kumpare nito, nakasamahan sa pagsasaka. Ngayon nagtatawanan na lamang ang mga ito habang nakaupo kasamang kambal at si Calix. Papa Lo, I want to do that thing too, just like what you're doing in the rice field. Can you teach me? Mula sa kinaupuan, narinig niya yung tanong ni Ava sa lolo. Gusto talaga ng anak niyang magtanim ng palay. And knowing Ava, lahat ng gusto ay masusunod. Yes, apo, I will teach you. What about my other apo? Siguro tinatanong nito ang anak niyang si Andre. Yes, Papa Lo, I will try that too if Avril wants. Then I will want it also. Napangiti siya sa sagot nito. Kanina lang ayaw gawin. Yun pala, gusto dahil talaga ng kambal na magtanim, gagawin na rin nito yun. Her Adrian Marco might be a snob and serious, but he has a soft side for his twin sister. Hindi niya pababayaan ang kambal. Okay mga apo, I will teach you. Sagot ng tatay niya. Naku, ay English speaking pala yung mga apo ko, paring Ben. Ayoko na lang magsalita dito. Kaya nga tumahimik na ako dito, paring Nido. Natatawang sabi ni Mang Lando kay Mam Lito. At tinagdagan din niya ni Mang Tomas. Nakaka-nosebleed ang mga apo ni Ben. Diyos ko mga bata, buti hindi pa dumugong ilong mo dyan, Ben. Malapit na nga, paring Thomas eh. Kausan sa na nga nagpuntang English ko dito. We need backup, Calix, bago pa maubusan ang dugo itong si Ben. Pagkatapos ay humalakak ang tatay at ang mga kumpara nito. Nang tingnan niya mga ito'y pati si Calix na tatawa rin. Habang ang kawawa niya mga anak, halatang hindi naintindihan ng mga pinagsasabi na nakaparibot, kaya nakakunot ang kinin ng mga to. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik na rin sa kanya-kanyang trabaho ang mga kumpare ng tatay niya, pati rin ang kanyang tatay. Sumama na si Calix sa mga ito. Kung siyang tatanungin, ayaw niyang pagtrabahuin pa ang tatay niya dahil may edad na rin to and that she can provide their needs, yun ang pinangako niya noon. Pero sadyang matigas ang ulo nito, sinabing mababagot lang to sa bahay nila kung walang gagawin. Magkasing tigas na ang ulo ng tatay niya at ni Calix dahil ang hudyo, sumama pang magtanim. Pabita-bita talaga. Nakaubad paro pang loko at ang suot itong pants, nakatupi pa rin para hindi malumihan. Napakahangin talaga. Kala mo hindi ka gagaling sa lagnat eh. Nanatili siya sa kubo kasama habang ang kambal at ang nanay niya ay nandun malapit sa palayan. Pinaparad ang tatay niya at si Calix na nagtatanim. Aliw na aliw pa ang mga anak niya, lalo na si Ava. You are so good and cool, Mr. Calix. You're doing the right thing just like Papa Lo. Ang bida-bida naman, mas ginanahan pang gawin ang pagtatanim. She rolled her eyes when she noticed that some girls na nag-aatid ng pagkain sa mga nagtatanim doon. Probably anak ng mga magsasaka. Halos tumulo ng layo dahil sa katititig sa katawan niya ni Calix. Naiinis siya habang audio parang wala lang ditong pinagpipiesta ng katawan nito. Bakit ba siya naiinis? Di ba dapat galit siya dito? Naiinis ba siya dahil nagsiselo siya? Napakahambog talaga. Gustong gusto naman pinagtitingin niya ng katawan. Inis niyang saad sa sarili.
Nang bumaling sa kanya si Calix at gumiti, masungit niya itong inirapan. Kinagwapo mo yan ha, Montifalco. Akala niya, tuloy-tuloy ng pagkulim ng panahon, ngunit bigla na lang uminit. Kaya naman dali niyang tinawag ang kambal, nanay at ang tatay niya, at pati na rin si Calix. Sobrang init na eh, tay. Sinong muna? Andre, Ava, babies, come here. Agad naman tumakbo at suminong ang kambal, pati na rin ang tatay at nanay niya, pero si Calix nagpaiwan pa. Calix, magpasinong ka muna. I'm fine, babe. Kaya pa naman. Sagot sa kanya na kininis niya. Kaya naman nilapitan niya to para tawagin. Kagagaling ng salagnat at baka mabinat pa. Calixandre, hindi ka ba titigal dyan? Sobrang init na oh. I told you, babe, I'm fine. Huwag mo akong rasonan ng ganyan. Kagagaling mo lang sa lagnat, ang tigas ng ulo mo. Medyo naiinis na siya dahil ang tigas talaga ng ulo nito. Sa taas ha, hindi sa baba. Mas matigas pang ulo nito kaysa sa kambali. You still care for me. Malamang. Nasiha naman si Calix sa kanyang naging sagot at gumiti pang loko ng sobrang lapad. Eh di alagaan mo na lang ulit ako, babe, kapag nilagnat ulit ako. Aalis ka dyan? O paaalisin kita sa bahay? You choose. Maldita niyang sabi dito bago ito tinalikuran upang bumalik na sa kubo. Nanlaki pa ang mga mata nito sa kanyang sinabi at dalidal na umalis doon sa putikan. Kailangan pang magsungit para pagtakpan ng pag-amin niya na nag-aalala siya dito. Sabi ko na nga magpapasilong na ako eh. Grabe, ang init pala talaga, babe. Narinig niyang sabi ni Calix at tingin na lang tulilingon dahil alam niya nakasunod na to sa kanya. Dumiretso to sa likod ng kubo para maghugas ng paa at kamay. Na makapasak naman siya, nakasalubong niyang nanay niya na may mapaglarong ngiti sa labi. Yes, nay? Akala ko ba ganit ka sa kanya, nak? Concern ka pala na baka lagnatin ulit ang pogi naman ang maglugang namin? Naunang umuwi si Annika ng araw na yon dahil na rin kailangan niyang magluto para sa habunan nila. Habang ang kambal na iwan doon sa nanay niya na nasa palayan pa rin. Ayon nitong umuwi kanina, nag-aya siya. Gusto pa raw namang itong manatili doon, kaya naman walang nagawa si Annika, kundi payagan ng mga anak. Alas 4 na ng hapon, na makarinig siya na nagtatawanan sa labas ng bahay nila, at nang silipin niya ito sa bintana, ay ang kambal niya ito, si Calix, nanay at tatay niya. You should have seen your face while you dropped into the mud, Avril. That was so funny. Kwento ni Andre at tumawa pa ulit. Ganon din ang nanay at tatay niyang nakasunod lang at si Calix na napagigitna ng kambal habang naglalakad papasok sa bahay nila. Your face looks funny too when you didn't notice the mud on your face, Andre. Ganti rin ni Ava, asa ka kambal. Mula sa bintana nakikita niya, sobrang dumi ng mga anak niya, pati na rin si Calix. Ngunit bali wala lang sa mga ito ang marami na itong suot dahil sa labis na kasiyahan. Mommy, what happened to the both of you? Tanong niya agad sa mga ito na makapasok sa bahay nila. Tinignan niya ang kambal at si Calix na nakatingin din sa kanya. Me, Andre, Mamalo, Papalo and Mr. Calix had fun, Mommy. Masiyang sagot naman ng anak na si Ava. Naku, ang kukulit ng mga apo kong to, Annika. Gusto talagang magtanim ng palay kaya walang nagawa si Calix, kundi turuan. Kaya tingnan mong suot at ang mukha ng mga apo ko. Paliwanag ng tatay niya. Nagmano muna siya sa nanay at sa tatay niya nang pumasok ito. Bakas din sa mukha nitong natutuwa sa mga apo. Hindi niya na sana hinayaan, tay. Hirap tanggihan ang mga cute na itong mga apo ko eh. Anak, kaya nagiging spoiled eh. Lalo na yung si Ava. Sagot niya pa sa tatay niya, tula din siyang nagawa nang sumali sa usapan ng nanay niya na pabor din sa mga anak niya. Hayaan mo na anak, nag-enjoy naman ng mga bata. O siya, magpapalit muna kami ng damit ng tatay mo ha, asikasuin mo rin yung mag-aama mo. Anito at pagkatapos pumasok na sa kwarto at magbihis. Binilingan niya ulit ang tatlong nasa harapan niya pa rin. Nagpapakitong nakatingin sa kanya dahil alam nitong hindi magandang mood niya. Are you mad, Mommy? I'm sorry. Andre, her son, broke the silence. Nakayoko sa harapan niya. We just have fun, Mommy. I promise we won't do it again without your permission. Segunda naman ni Ava. Nagmamakaawang nakatingin sa kanya. Pagkatapos nagsalitanin si Calix. Sorry, babe. It's my fault. Don't be mad at the twins. Iniisip siguro itong galit talaga siya dahil sa nangyari. Nagmamakaawa din ang mga matang tumingin to sa kanya. Takot din to na madadagdagan pa ng galit niya rito. Annika just sighed before she speak. She is not actually mad. She can see that the twins are enjoying. Mommy is not mad, babies. But next time, don't do it again without my permission, okay? Okay, Mommy. Sabat na sagot ang dalawa sa kanya. I'm just worried.
Dagdag niya namang sabi, "Don't worry, Mommy. Mr. Calix never let us get harm while he taught us a while ago. Right, Mr. Calix?" Proud na sabi ng anak niya si Ava, sabay tingin sa ama nito. "Binida-bida mo talaga yung ama mo, anak, ha?" "Of course. Not on my watch, princess." Calix even smiled proudly while looking at her daughter. But when he shifted his eyes on her, his smile faded away at naging seryoso na may halong pagmamakaawa ang mukha nito. Tinaas niya nito ng kilay at malditang inirapan bago siya tumingin ulit sa kambal. "Okay, go inside our room, angels. Take a shower and change your clothes. Ikaw rin, maligo ka na at magpalit ng damit. Naamoy na kita mula dito." Malditang sabi niya naman kay Calix. Inamoy naman itong sarili dahil to make sure. "Hindi naman, babe. Nagkaputik lang ako pero mabango pa rin naman ako eh. The same scent that you used to like before." Nakita niya pang pagangat ng labi but she just rolled her eyes on him. Kailan pa talagang ipaalala na gustong gusto niya ang amoy nito noon. Pwes noon yun, no? Whatever. Inaya pa niya papasok ang kambal sa kwarto nila. "I will take a bath in the poso, babe. Nasa likod lang ng bahay." Paalam ni Calix sa kanya. Oo, may poso nga sa likod ng bahay nila pero hindi niya alam na gumagana pa pala yun. Nagpatuloy lang sila ng mga anak niya sa paglalakad nang huminto si Andy at tumingin sa ama. "What's a poso, Mr. Calix? Can I go with you?" "There is a shower inside the bathroom, baby. No need to take a bath outside." Siya ang sumagot sa anak. Medyo nagulat pa siya dahil ngayon lang ito nakipag-usap kay Calix at gusto pa nitong sumama sa ama na maligo sa poso. "But I don't want to wait Avril until she's done, Mommy. I feel so sticky. Please, Mommy?" Wow, ngayon nagiging katulad na rin ito sa kakambal. Nang tumingin siya kay Calix at naghihintay lang din ito ng sagot niya, nauna na rin pala si Avon pumasok sa alam ng kwarto. "Nasa backyard lang ang poso, babe. We won't take long, promise." "Please, Mom?" "Please, babe." And for the second time, Annika sighed. Ano pa nga bang magagawa niya kung hindi siya pumayag? Dalawang cute na gwapong nasa harapan niya. Looking at her son Andre, it's just like she's looking at the younger version of Alexandre Marco Montefalco. At si Calix, ganun pa rin. Ang gwapo pa rin ng hudyo, kahit na maraming putik ang damit at pants sa suot. "Okay, fine. Bilisan niyo lang. Baka malamigan kayo. It's already dusk." "Yes. Thank you, Mommy." "Thanks, babe. Let's go, champ." At sabay ang dalawang lumabas para maligo sa poso habang siya'y nanatili ang tingin sa likod ng mag-ama. Ngayon niya lang nakikitang ganun kasaya si Andre. Akala niya, ayon ito kay Calix dahil hindi ito masyado nakikipag-usap sa ama. Pero ngayon, sobrang ingay. Her son even wants to take a bath with his dad. She is laying in her bed while holding her phone. She's not sleepy dahil iniintay niya ang kambal at tumabay sa kanya. Tsaka pa siya matutulog. Nasa sala pa mga anak niya at naglalaro pa kasama ng ama ng mga to. Parang di lang napagod sa ginawa buong araw. Hinayaan niya lang din ang mga anak dahil nakikita niya sa mukha nito na masaya ito habang kasama si Calix. And she can see the happiness too in Calix's face while looking at the twins. "Uuwi ka pa ba? Baka prank lang sinabi mong uuwi, ha?" She hit the send button to David after she typed those words. Dahil wala naman siyang ginagawa, mas mabuting guluhin niya na lang muna ang kaibigan. After that text, minutes passed, David called. A FaceTime call. Kaya agad naman niya itong sinagot. "Hi there, BFF." Bati nito sa kanya na sagutin niyang tawag nito. Ang lapit pa ng mukha nito sa screen. The always loko-loko niyang kaibigan. "Uuwi ka pa dito, ha? O baka prank lang yun? Prankster ka pa naman." "Of course naman. After I finish my business here and to make sure that your restaurant here is in good hands." She's thankful kasi ito nagmamanage ng business niyang naiwan sa Amerika. Ang laki ng naitulong ni David sa kanya habang buhay niya itong ipagpapasalamat at tatanungin na utang na loob. "Thanks for handling my restaurant, T. How is it anyway?" "It is doing well. The employee were very trustworthy. And of course, kapag uwi na kami dyan, I'll let my secretary manage your restaurant." David smiled at her in the camera. "Thank you again and again, David." "Oh, ayan na naman tayo sa walang hanggang pasasalamat. Annika Carla, tapos iiyak ka na naman. Please don't. I don't want to see your crying face. Ang pangit eh." Pang-aasar ng kaibigan sa kanya, kaya umurong ang luha niya. "Maganda pa rin ako kahit umiiyak, no?" Tinawanan lamang siya ng kaibigan. "Where's the twins, by the way?" Maya-maya ay tanong nito. And it took seconds for Annika to answer it. Nagpakawala muna siya ng buntong hininga bago sumagot. "They are with their dad, playing in the living room." "Dad? What? You mean their dad? Alexandre Montefalco?" Nandaki ang mata ng kaibigan. Halatang nagulat sa sagot niya. "Yes, their dad, Calix."
Wow, he's there. Really? That cousin and mine for not telling this to me. Sabi ni David, tagtaka siya kung sinong pinsan na tinutukoy nito. Ni minsan walang nabanggit ang kaibigan niya sa kanya tungkol sa pinsan nito. Sinong pinsan mo? And yes nga, pero hindi alam ng kamal na si Calix ang ama nila. I didn't tell them. Sabi niya rito. But does Calix knew? Oo. Kahit di ko naman sabihin sa kanya, he concluded na sa kanyang kambal. Saglit na tatahimik silang pareho ng kaibigan. Siguro iniisip nila itong sitwasyon nila ng kambal niya at ng ama nito. Alam ko hindi magtatanong ang kambal, Annie, but they were wise. I know they already have a hint. Maya-maya basag ulit ng kaibigan mula sa kabilang linya. Alam niya ang matalinong mga anak niya. Oo, hindi ito nagtatanong kung sino si Calix, pero sigurado siyang may alam na ito. That's what I'm thinking too. We both know that the twins are looking for their dad, Annie. Hindi habang buhay ililihim yan. You need to tell them the truth. Seryosong sabi ni David sa kanya. Umayos itong umupo at ganun din siya. Kanina nakahiga pa siya, ngayon nakaupo na. Dahil kapag gandong usapan, kailangan talaga ng seryosohan. I don't know. I'm scared and I still hate Calix for doing that to me 7 years ago. She whispered, but enough for David to hear. Nagsimulang mag-init ang sulok ng kanyang mga mata. Her heart is still aching every time she remembered what happened 7 years ago. Nasasaktan siya at hindi alam ang gagawin. Narinig niyang bumuntong hiningang mula sa kabilang linya ang kaibigan habang nakatingin sa kanya. Oh, maiiyak ka na naman. Huwag kang iiyak. Akala niya talaga magsaseryoso ito sa usapan. Pero nakuha pa rin talagang magbiro at pag-anin ang atmosphere. She cannot help but to roll her eyes on her friend. Alam mo, panira ka talaga ng usapan, David Sebastian. David just laughed and after that ay nagseryoso ulit ito. May patikim-tikim pang nalalaman. Seriously, Annie, I understand your fear and your hatred towards him, but for once, listen to his explanation. I know that jerk has his reason why he did that to you. Listen to him first and after that, it's your decision to make. What would you do? Remember, this is not only for you. You have Andrea and Ava now. Seryosong saad ng kaibigan sa kanya. At ang lahat ng sinabi nito ay totoo. Hindi lang ito para sa sarili niyang may mga anak na siya ngayon. Kailangan niya ring isipin yon. Ang haba ng sinabi mo, ha? Yun na rin natin yung pinakamaysan sa sinabi mo. Sabi niya sa kaibigan. At tatawa siya ng konti. And David just looked at her annoyed. Pero tama ka, Di. This is not just me anymore. I have my twins now. Thanks that you're really the best. Of course I am. Kaya nga patay na patay sa akin ang asawa ko eh. Ewan ko sa'yo. David just laughed. I have to drop this call now eh. I need to cook for my wife and son. Say my regards to the twins. Okay, ingat kayo dyan. Say my regards to Danvi and your wife too. The call ended and she's back to laying in her bed. Pinag-isipang mabuti ang sinabi ng kaibigan. Kailangan niyang pakinggan ang paliwanag ni Calix not just for herself but for her twins too. Hindi niya namalayan, nakatulog na pala siya sa sobrang pag-iisip at nakalimutan na niyang hintayin ng kambal. Ang sarap sa pakiramdam na gumising na narinig ang mga huni ng ibon. Ang ingay ng mga kapitbahay nila ng umaga pa lang kumakayod na. Ang tunog ng mga kalabaw sa hindi kalayo ang palayan. Matagal na sila nakauwi ng mga anak nila mula sa States. Pero ngayon niya lang nakuhang i-appreciate ulit ang mga huni sa paligid niya sa tuwing gigising siya. Nay, ang mga bata po. Yun agad ang tanong ni Annika sa kanyang nanay nang makalabas siya sa kanyang silid. Sumama sa tatay at kay Alexandre na mamalengke anak. Ganun ba, Nay? Bakit hindi mo ako ginising? Ako na sanang mamalengke. Masyadong mahimbing ang tulog mo kaya hindi ka nalang nila ginising. Sa kakaisip niya kagabi dahil sa sinabi ni David, nakatulugan niya yon. Hindi niya nga nahintay pa ang kanyang mga anak. Alam niya namang tatabi ang mga anak niya sa kanya kagabi. The twins love to sleep beside her though. Noong nakarang gabi lang na hindi tumabi sa kanya si Ava dahil nasulsulan ito ng tita nito. Pero kagabi, naramdaman niyang parang ang sikip-sikip nila sa kama habang natutulog siya. Kung tatlo lang sila ng mga anak niya, hindi naman ganun kasikip. Pero yung kagabi, iba. Para bang magkakadikit na magkadikit ang katawan nila ng anak niya? At may naramdaman din siyang mabigat na bagay na nakayakap sa kanya. Kung isa lang yan sa kambal, hindi naman dapat ganun kabigat. Ay, Nay, saan pala natulog si Calix kagabi? Nagtatakang tanong niya ulit sa nanay niya. She's wondering if Calix go home or stay in their house, just like the other night. Kung dito natulog sa bahay nila, ibig sabihin, sa sana to natulog kagabi? Hindi naman pwedeng tumabita sa kanya, gayong di naman to nilalagnat. Hindi ko alam, Nak eh. Kagabi natulog na rin kami ng maaga ng tatay mo. Hindi namin namalayan kung umuwi ba si Calix o dito natulog. Bakit, anak? Balik tanong ng nanay niya sa kanya. Umiling naman siya.
Wala ako na eh. Hindi naman to siguro natulog katabi niya, di ba? Hindi na sila magkakasya sa kama kung ganun. Pero ang sikip-sikip ng hinigan niya kagabi eh. Tapos may bigat pang nakadagan sa kanya. Hindi yan naman maimulat ang kanyang mata dahil ang sarap talaga ng tulog niya. Iniwaksin niya na lang kung ano man ang nasa kanyang isipan. Hindi yan na dapat iniisip yun. Baka naman umuwi si Calix kagabi. She decided to help her nanay in the household chores na wala naman siyang gagawin. Tulungan na kitang magluto para sa pananghalian, nay. O sige anak, baka maya-maya rin darating ng tatay mo at saka si Calix at ang mga apo ko. At yun nga ang kanilang ginawa, cook food for their lunch. Nang sumapit ang tanghali, sakto namang may narinig siyang ugong ng sasakyan sa labas ng bahay nila. Kaya naman sinilip niya at nakita niyang bumaba si Calix mula sa driver's seat, tsaka binuksan ang backseat ng sasakyan. At to'y lumabas ang kambal na may ngiti sa labi. Lumabas din pagkatapos ang tatay niya sa passenger seat. Nanatili siya nakahilig sa hamba ng pintuan habang nakatingin kina Calix. He is getting the groceries from the back of his car. Tumulong din naman ang tatay niyang magbuhat pero yung mga magagaan lang ang ibinigay ni Calix dito habang ang kambal na may naghihintay sa mga ito. Halos si Calix na nga nagdala ng lahat. Mommy! Masiglang tawag ng anak niya sa kanya. As usual, it's Ava. Hey sweetie, where have you been? We've been in a... Nahinto ito at saglit na nag-isip at nang hindi mako ang dapat sabihin, tumingin to kay Calix. What do you call it a while ago, Mr. Calix? Palengke, princess. Sagot ni Calix dito na nakangiti. Tsaka pumasok na para ilagay ang mga pinamili na dala ng kanyang tatay sa loob. Yes, right. Palengke, mom. It is fun, right, Andre? Yes, mom. The market there is so cool. It's a bit noisy because the vendor keeps on calling us to buy their vegetables and stuff. Hindi rin mapigilan ng anak na si Andre ang magkwento. Natatawa pa ito at sobrang namamangha talaga sa natuklasan. Hindi niya rin mapigilang mapangiti sa mga anak. They are still in the door. Hindi na talaga nakapaghintay ang mga anak niyang magkwento. I'm glad that you're enjoying it, babies. Now go and change your clothes inside our room. You're both sweaty. Aniya sa mga anak. Pinanasan pang noon ito sa kang likod dahil sa pawisan na ito. Agad din naman sumunod ang mga anak niya. Bumalik si Calix sa nilang kinaroroonan at napansin niya rin na pinagpapawisan to tsaka basa ang t-shirt na suot nito. Ikaw din, magbalit ka ng damit. She can't help but to tell it to him. Nag-aala na siya na baka magkasakit to. Wala nang iba pa. I will, babe. I have my extra shirt in my car. Dumakontingin niya sa Raptor na sasakyan nito. She's wondering kung bakit ngayon lang to nakita na gamit ni Calix. Sa loob ng ilang linggong pananatili ni Calix sa bahay nila, wala siyang nakitang sasakyan na nakapark sa labas ng bahay. I called one of my men to bring my car here. It was parked in my hotel. Pero may magamit kami ng mga bata at tatay sa pamamalengke kanina. It's more comfortable than commute. Siguro nakita nitong pagtataka sa kanyang mukha, kaya nagpaliwanag. Umangat ang kilay niya nang marinig iyon. Di naman ako nagtanong. Tsaka ito ni Raban. He chuckled at tumabas na ng bahay. Bakit niya ba nakalimutan na mayaman nga pala ang isang Calixandre? Siyempre, isang utos lang ito sa mga tauhan. Nandito na agad ang sasakyan, di ba? Bumalik siya sa kusina. Tinulungan ang nanay niyang maghanda na para sa pananghalian. Tapos na rin naman magbihis ang kambal at nandun na rin ang tatay niya and also Calix. Tapos na rin magbihis ang hudyo. And just like the other days, they ate happily. Si Calix na nag-aasikasa sa kambal pati sa kanya. She is watching him as he eat. Walang kaarte-arte itong kumain ng gulay na niluto niya. Ang sarap po talaga, babe. I mean, ang sarap talaga ng luto mo. Munti ka niya pang maibuga ang pagkain na kanyang sinubo dahil sa sinabi nito. Doko lang. Buti na lang mukhang di naman narinig ng mga bata at ang nanay at tatay niya dahil naaliw ito sa kambal. Her day went out just like the old days. Ang kaiban lang ngayon ay may anak na siya. And speaking of her twins, mas lalo pa itong napapalapit kay Calix. Si Andre na dati hindi masyadong umiimik kay Calix, ngayon halos ayaw nang humiwalay dito. Lalo na si Ava. They are so fond of their father without them knowing that it's their father. Really, Mr. Calix? Rinig niyang tanong ni Ava sa ama. Pagkatapos nagtawanan ng mga to. Mommy is a goodness though. Si Andre naman yon. Puring-puri talaga siya sa anak niya. Hindi niya lang alam kung bakit nasali siya sa usapan. Yes, champ, she is. Pagsang-ayon din ni Calix. Hindi niya alam kung anong pinag-uusapan ng mga to. Yun lang kasi ang narinig niya mula sa kanyang kinaroroonan. They are in their backyard of their house. Nagpaalam ang mga itong maliligo sa poso doon. Mga ilang minuto rin ang lumipas nang pumasok sa loob ng bahay ang anak na babae. Mommy, I'm done bathing in the thing called poso. The water was so cold, mommy, but I love it. Really?
Yes, mommy, you should try to take a bath there. So refreshing. Binibihisan niyang anak. Ayun, dahil nauna itong matapos. Habang ang kamal nito hindi pa kasama pa rin ito ni Calix. Where's your brother, sweetie? Tanong niya rito. They are still outside, mommy. He and Mr. Calix is taking to some ladies outside the gate. Kumulot ang noon niya sa sagot ng anak. Anong ladies ang pinagsasabi nito? At sinama pang anak niya makipagharutan sa mga babae kung totoo man ang sinasabi ng anak niya. But children don't lie though. Pagkatapos bihisan at masuklay ng anak niya, nagpaalam siyang lalabas muna. She will only get her son. Sabi ko na nga ba, ikaw'y nakita namin doon sa palay noong nakarang araw eh. Pogi, itong si Melanie kasi ayaw maniwala na ikaw yun eh. Hindi pa siya nakakalapit sa mag-ama niya, narinig niya na yung sabi ng isang babae. May pangiting itipat inipit ang buhok sa tenga, halatang nagpapakyut, di naman bagay. Ang isang babae namang katabi nito'y parang ewan, nangumingit at nagpapakyut din. Ang pogi mo pala talaga sa malapitan eh. Matagal ka na namin nakikita dito sa bahay ni Mang Ben at Manang Alena, pero hindi namin alam ang pangalan mo. Ano nga bang pangalan mo, pogi? Dagdag pa nung isa. Gumaganon. Hindi ba nito nakita na may kasama ang bata si Calix? Tapos mukha pang nagtatanong ng ganon? Ako nga pala si Roxy. Eto naman si Melanie. Wow ha, pumaparaan talaga. Tama, naalala niya na kung sinong babaeng to. Naging kaklase niya ito nung high school siya. Minsan pa siyang tinarayan namang ito nung high school siya. Akmang magsasalita na sana si Calix nang inunahan niya ito mula sa likuran. Andre anak, let's go inside. You need to get some clothes. Lumingon naman ang anak niya at si Calix sa kanya. Habang ang dalawang babae nakita niyang pagkagulat sa mga mukha nito. Mom? Lumapit sa kanyang anak at inayos na naman ang tuwalyang nakabalot dito. Go inside first, baby. Alright. Naulang pumasok ang anak niya at siya na may tinignan si Calix ang masama. Anika? At mas lalo pa siyang nainis dahil sa itinawag nito sa kanya. Ngayon, Anika na lang. Kasi nasa harapan sila ng ibang tao. Nasaan na yung pa-babe-babe niya? Napakahudyo talaga. Gusto niya pang buksan ko pang gate para maayos ko makapagkilala sa isa't isa? Malamig niyang sabi sa mga ito. Bumaling naman siya sa dalawang babae sa harapan niya. Ang kaninang gulat sa mga mukha ay nakangiti na ngayon. Anika, ikaw pala yan. Ang tagal natin hindi nagkita, kamusta? Magkakilala kayo ni Pogi? Tanong ni Melanie sa kanya. Kala mo talaga close sila dati eh. Hi, maliit siyang umiti dito. Babe, she glared at him when he come near her. Ngayon balik na ulit sa babe, ganon? I did not talk to them first, I swear. Hindi pa nga siya nagsasalita, nagpaliwanag na agad to. Defensive masyadong hudyo. Parang kanina lang umingitiri-itiri rin to eh, habang kausap yung mga babae. Hinapit pa siya ni Calix sa kanyang bewang, nang di siya magsalita at tanatiling maldita nakatingin sa lalaki. Di niya naman tinanggal ang pagkakapulupot ng bisig nito. Then she looked at the girls in front of them again. She is smiling but in a plastic way. She can see that their eyes are looking at where Calix's arms placed. Gusto niyong pumasok muna para makapag-usap kayo ng maayos? Babe, let's go inside. Mahinang sabi ni Calix. Haratang tutol sa sinabi niya sa mga babae. Ngulit agad niya itong sinaman ng tingin kaya nanahimik ulit ang hudyo. Ano, Roxy at Melanie, papasok pa kayo? Ulit na tanong niya rito. Huwag na, Anika. May pupuntan pa pala kami ni Roxy. Sige, aalis na kami. Dali-daling umalis ang dalawa at naiwan sila ni Calix. Agad siyang lumayo dito at tumingin dito. She is still glaring. Hindi ako lalaban. Nakatas ng kamay nito habang may pinipigil ang ngiti sa labi. Nasisiyahan pa ito ngayong galit siya. Bakit nga ba siya naiinis? Yon ang hindi niya alam. Di ba dapat wala na siyang pakialam dito? Kaya pala hindi nakatiis sa mga babaeng yon. Hinapitan talagang hudyo. He is topless and wearing a short na katulad ng mga jersey sa basketball. Toned and perfect body build. Just like before. At mas sana naging mature ang katawan nito. Muscles in the right places. Idagdag pa ang gwapong mukha ng loko. Kahit sinong babae ang makatitiis na huwag itong lapitan. Magdamit ka nga. Kaya pala gustong-gustong maligo sa puso para ibalandra yung katawan mo. Sinama pa yung anak ko. Maldita niyang sabi. I swear, baby, they're the first one who approached me and our son. We're about to go inside. Pangatwi na ng hudyo habang nagpipigil ng ngiti. Tuwang-tuwa sa nararamdaman niyang inis. Huwag ka nang magpaliwanag at magdamit ka lang, okay? Nilampas niya ito dahil papasok na sana siya sa bahay nila. When Calix stopped her and hugged her from behind. I'm sorry, babe. I love you and I miss you so much. Please don't leave me again. Hindi ko kakayanin.